Sa ulo ng mga balita, Duterte nanawagan para sa proteksyon ng press. Palacio, dismayado sa free public Wi-Fi project. 6 billion pesos natitira sa 20 billion 2021 calamity fund ayon sa NDRMC. PNP, bantay sa pagkalat ng fake COVID-19 vaccines. Pambubuli ng Chinese Coast Guard, pinalaga ng DFA. Pangulo, may napili ng bagong PNP chief. At Julia Barreto, Dennis Padilla, nagkaaminan ng mga sama ng loob. Magandang hapon, ako si Miguel Paul Tagonan at ito ang Tribune News on Q. Narito na ang mga mainit na balita sa oras na ito. Nanawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes para sa proteksyon ng mga journalists ngayong World Press Freedom Day. Ayon sa Pangulo, kailangang umano maprotektahan ang press laban sa mga kahit anong banta at intimidation upang mas mapagsilbihan pa nila ang sambayanan. Dagdag pa ni Duterte, kailangan ring umanong gamitin ang kapangyarihan ng komunikasyon para sa nation building at para pagbibigay impormasyon sa bayan. Sinabi rin ng Pangulo na malaki ang ginagampanan ng free at responsible press para sa pagsulong ng bayan. Dismayado naman ang Malacanang nitong Lunes sa foreign contractor na siyang nangangasiwa ng proyekto para sa free public Wi-Fi sa bansa dahil umanos na mabagal ang rollout ng mga ito. Apat na taon matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proyekto. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi umanong masaya ang palasyo dahil hindi tuloy matupad ng pamahalaan ang kanilang pangakong libreng Wi-Fi para sa publiko. Dagdag niya, ang posisyon umano ng Pangulo at ang Department of Information and Communications Technology kaugnay sa issue ay itigil na ang involvement ng current foreign contractor at ibalik na ang pera na naibayad na sa kanila dahil po pwede umano itong pagpatuloy ng DICT. Kung matatandaan, nagkaroon umano ng anomalya sa rollout ng mga kagamitan para sa free public Wi-Fi na ginawa umano ng Speedcast, ang kumpanyang kinukontrata upang gawin ang proyekto. Nasa 6 billion na lang ang natitira sa 20 billion na 2021 National Disaster Risk Reduction Management Fund ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ni NDRMC spokesperson Mark Timbal na bahagi ng pondo ay inalaan na para sa rehabilitasyon ng Marawi City at patuloy ang pagtulong sa mga apektado ng mga kalamidad. Nasa 5 billion ang pondong nakalaan para sa Marawi na ayon kay Timbal ay ongoing na ang mga proyekto. Nasa 13 billion naman ang regular na pondo para sa National Disaster Risk Reduction and Management Program para sa iba't ibang emergency sa bansa gaya ng bagyo. Sa ibang balita, kahit wala pang impormasyon ang Department of Interior and Local Government ukol sa pagkalat ng peking COVID-19 vaccines ng Pfizer, inatasan na ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang Philippine National Police na magbantay ng kustos sa maaaring pagkalat ng mga peking bakuna sa lubhang delikado para sa mamamayan. Nagugat ang hakbang ng DILG sa lookout alert na inilabas ng World Health Organization noong nakaraang buwan. Ayon kay Anyo, dapat ay malaman din ng publiko ang naturang modus at git niya tanging ang gobyerno lang ang maaaring magbigay ng bakuna laban sa nakakamatay na sakit. Sa ngayon, ang tanging bakuna na nakakarating sa bansa ay ang CoronaVac, AstraZeneca at Sputnik V. Magbabalik ang Tribune News on Q pagkatapos ng ilang paalala. Sanders, pati sa mga partners, may online pot app. You can buy it with your phone.
ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayan. Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family, anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Fiverr now. Inalmahan naman ng Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa mga sinasabing harassment na dinanas ng Philippine Coast Guard sa pagsasagawa nila ng maritime patrols at maritime drills sa Bajo de Masinloc noong nakaraang buwan. Kabilang din sa pinalagan ng kagawaran ay ang patuloy na illegal na presensya ng daang-daang Chinese fishing vessels at maritime militia vessels sa paligid ng Pag-asa Islands, Zamora Reef, Panata and Cota Islands, Ayun Shoal, Quirino Atoll, at Bajo de Masinloc. Ibinusura na din ng DFA dahil sa walang basehan ang pahayag noong Abril 26 ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na teritoryo ng China ang Bajo de Masinloc. Diin pa ng DFA, walang karapatan ang China sa mga nabanggit na bahagi ng West Philippine Sea at hiniling na irespeto nito ang soberanya ng Pilipinas. Samantala, may napili na umanong bagong Philippine National Police Chief si Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bagamat may napusuan na ang Pangulo na napalit kay outgoing PNP Chief Police General De Bolsinas na magre-retiro na sa Mayo 8, hindi pa niya maaaring sabihin kung sino ang ipapalit bilang bagong PNP Chief. Kung matatandaan, sinabi ni Department of Interior and Local Government Spokesman Undersecretary Jonathan Malaya na ang pagpili ni Duterte ng bagong PNP Chief ay base sa seniority, merit, at experience. Maaring umanong inanunsyo ng Pangulo ang papalit na PNP Chief sa mga susunod na araw. Muli magbabalik ang Tribune News on Q magkatapos ng ilang paalala. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. At iyan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website tribune.net.ph at i-follow ang Daily Tribune sa Facebook, Twitter, at Instagram. Maaaring kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa rin ng libre sa Press Reader at maaaring makuha ito sa pamamagitan ng pag-download ng Daily Tribune app sa Apple Store or Google Play.
Inaanyayahan din ng lahat upang sumali sa aming community Viber ang Katribu, kung saan maaaring mag-download ang Torcito sticker sa pamamagitan ng pagpunta sa sticker store at i-search ang Katribu. At bago kayo tuluyang magtapos, nagpapasalamat ang Tribune News on Q sa The SM Store at Araneta City para sa kanilang suporta. Muli ako si Miguel Palatogonon, magandang hapon.